Sumayin niyo ang kapayapaan, mga kapatid ko sa Panginoon, sa mabiyayang pagninilay pong muli. Saan man kayo naroon, mga kanilay, nawa ang Panginoon ay muling malugod sa atin at muli ay abutin ang ating mga pangangailangan, ang ating mga kahilingan sa araw na ito, ano? Mga kapatid. Huwag muna kayong, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano muna. Bagkos, ang gawin natin po ay magsama-sama tayo sa pagninilay ng mabuting balita. At nakatitiyak po ako, ang ating Diyos ay isang Diyos na mabuti at ikinalulugod niya ang ating ginagawa. At alam naman natin na kapag ang Panginoon na nalugod, higit yan kaysa atin. Amen po. Kaya muli, saan man kayo naroon, saan man kayo, nasa abroad man kayo o narito sa Pilipinas, tayo'y magsama-sama pong muli sa isang presensya ng Panginoon. Amen. Simulan po muli natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa maikling panalangin. Amen. At magkaisa po tayo sa prayer at hayaan natin ang Panginoon ay kumilo sa atin. Ang Espiritong Banalan siya maghari. Amen po. Okay. Handa na kayo, mga kapatid. Okay. So, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Banal na Espiritu. Sa mga sandaling ito, Panginoon, muli kami lumalapit sa iyo, O Diyos, at idinudulog ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nananalig po kami, Panginoon, na muli ikaw po ang nagtakda ng araw na ito upang muli maramdaman namin at maranasan ang kabutihan mo sa amin. Higit sa lahat ay sumaamin ang iyong liwanag sa pamamagitan ng pagninilay na ito. Dalangin po namin, Lord, na anuman ang aming mga karumihan na nakikita mo sa amin ay ito po'y pawiin ng dugo ng Panginoong Jesus at paging dapating kami sa iyong harapan sa biyayaan din ng Espiritong Banal. Holy Spirit, halina po at mangusap kayo sa amin. Gamitin mo po ang iyong lingkod upang mahayag ang mabuting balita, mahayag ang katotohanan, mahayag Panginoon ang iyong kadakilaan. Dalangin ko rin, Panginoon, na sa pagninilay namin ito, lahat na makikipag-isa, makikipag-nilay, Panginoon, ay abutin ang iyong biyaya. Kung may karamdaman, pagalingin. Kung mayroong suliranin, ay bigyan po ng kalutasan. Mangusap ka, ka nga po, Panginoon, turuan mo kami kung paano kami mamumuhay ng ayon sa iyong kalooban. At inaangkin po namin muli ang tagumpay nito, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, na kaisa mong nagahari at ng Espiritong Banal, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen, at amen, at amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Okay, dear brothers and sisters, magtiwala po tayo na muli ang ating Panginoon ay isa sa atin at ibibless tayong lahat. Amen. Tapat po ang Panginoon, tapat siya sa kanya mga salita. Basta sinabi niya, ginagawa niya. Amen po. At sa mga sandaling ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking pong naisishare sa inyo na pinagnilayan ko po at na nawa, mga kapatid, ay mangusap sa ating lahat at tayo ay pagpalain ng Panginoon. Ito po sa pabasahin ko sa sulat ni San Pablo sa kay Tito or kay Titus. Titus chapter 1 verses 15 to 16. Pakinggan nyo mabuti. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang mga budhi at isipan. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan niyo ang ganda dito sinabi. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Kaya pamagatan po natin ito, mga kapatid, na kilala mo ba talaga si God? O kilala mo ba talaga si Lord? Yan. Ang taong kilala talaga si Lord, sabi doon, ay ang maghahayag niya ni ang kanyang mga gawa. Ang magpapatunay niya ni ang kanyang mga gawa. Amen? O, ikaw kapatid, kilala mo na ba talaga si God?
kilala mo na ba talaga na lubusan ng ating Diyos? Ako'y naniniwala, ang isang taong nakakilala sa Diyos ng lubusan, hindi po pwedeng hindi magbabago ang buhay. Pati yung takbo ng buhay, pati yung pamumuhay. Oh, totoo po yun. Ibig sabihin yung kalidad ng kanyang buhay. Amen po? Oh, okay. Alam ninyo, may nakita ako sa Bible na ito yung palatandaan ng isang taong totoong nakakilala sa Panginoon. Pag siya daw yung nakakilala sa Panginoon, ito ang makikita niyo sa kanya. Number one na ito, yung sa 1 John chapter 2 verse 3 to 4. Sabi niya, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yun pala. Yun pala talaga ang palatandaang number one na kilala natin ang Panginoon. Yung tayo sumusunod sa kanyang mga utos. Amen? Kapag ang isang tao ay masuwayin, tandaan po natin, kahit pa yan ay dadasal, kahit pa yan sumisimba, at sumusuway naman sa kalooban ng Panginoon, hindi po totoong kilala niya ang Diyos. Nakuha niyo po, mga kapatid, sapagkat siya mismo ang nagsabi. Maliwanag po? So, ang number one palatandaan, sumusunod. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Galatians chapter 4, verse 8, sabi dito, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ang mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ano yung kaya yung mga bagay na hindi totoong mga Diyos? Eh di, yung mga nagpapasunod sa atin, yung sinusunod natin, yung sinasamba natin, pero hindi naman talaga ang Diyos. Ibig sabihin yung pinag-aalayan natin ang buhay, pinaghahandugan natin ang ating mga sarili. Ano yan? Kadalasan, mismo ang ating sarili. Ang dinidiyos natin ang ating sarili sapagkat ang nasusunod ay ang ating sarili. Ang dinidiyos natin minsan ay ang trabaho natin sapagkat mas minamahal natin ang trabaho kaysa sa Diyos. Amen? O kaya naman yung ating mga nakapaligid sa atin na sunod-sunuran tayo sa kanila. Minsan sa kaibigan natin, kabarkada, sunod-sunuran tayo. Mas masunurin pa nga tayo kaysa sa Diyos. Amen? Mas masunurin pa tayo sa kanila. Takot na takot tayo mawala sila, pero hindi tayo takot na mawala ang Panginoon. Amen. Di ba may mga taong ganyan, takot na takot mawala ang, hindi naman tayo pinagbabawalan ng Panginoon talagang mahalin ang ating kapwa at ang ating mga pamilya. Amen? Pero may mga taong sumusobra ang pagmamahal. Sukdo lang mawala ang Panginoon sa kanyang buhay, mawala yung Diyos na totoo sa kanyang buhay, huwag lamang mawala ang mga tao na kapaligid sa kanya. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ibigin natin ang Diyos nang higit sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So, yun ang mga dapat sinusunod natin. Amen. Pero, sabi ko nga po sa inyo, huwag nating iibigin ang ating kapwa kasama ng ating pamilya at ang ating mga mahal sa buhay nang higit kaysa Diyos. Amen? Maliwanag po mga kapatid, mahalin natin ang ating kapwa. Of course, mahalin natin ang higit pa sa ating sarili. Kumaari nga, higit pa sa ating sarili. Pero, huwag nating kakaligtaan na hindi dapat lalagpas sa pag-ibig natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pinakamahalaga sa atin. Amen? Siya ang ating Diyos, kaya dapat siya ang masusunod. Sabi nga sa Titus chapter 1, verse 16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Yung mga action natin, yung mga gawa natin, yung mga kilos natin, ayan ay nagpapahayag po na talagang kung gaano ang lalim o pagkakilala o pagkaunawa natin sa Diyos. Kung paano natin kilalang kilala ang Diyos, yan po iyahayag ng ating mga pananalita,
ng ating mga kilos at gawa. Tandaan po natin, hindi po tatago iyan. Kasi yan nga ang magbubunyag eh. Yan ang magbubunyag kung talagang kilala natin ang Diyos. So, ang unang palatandaan ay ang pagsunod. Kapag tayo masunurin sa kalooban ng Panginoon, yan, nagpapatunay yan na talagang kilala natin ang Diyos. Ay nung araw, alam ko may Diyos. Kilala ko ang pangalan, si Jesus, si Yahweh. Pero, hindi ko siya sinusunod. So, ito pala ang sinasabi dito sa Bible na pinabubulaanan o pinasisinungalingan ng ating mga gawa. Ay, bakit? Nagsisimba ako noon. Pero, lasinggero ako. Nagsisigarilyo ako. Ang dami kong bisyo. Ang dami kong nagsusugal, di ba? Amen? At, syempre, lalaki. Mahilig din sa babae, no? Mga kapatid, ay mas matindi naman yung lalaki na mahilig sa lalaki. O, di ba? O, ayan. Yung mga nagpapatunay na hindi talaga natin kilala ang Panginoon kapag tayo namumuhay ng ayon sa laman, ayon sa sanlibutan, at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa ito, yung nagtitiwala ng lubos sa Panginoon. Tingnan niyo sabi sa 2 Timothy chapter 1 verses 11 to 12. Pakinggan niyo mabuti. Para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral. Ito si San Pablo kasi ang sumulat sa kay Timoteo. Ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo ito eh. Sabi dito, para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko, sabi niya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. O yung Diyos, ibig sabihin kilala niya yung Diyos na sinasampalatayan niya. At natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. O, di ba? Yun ang full trust. Amen? Nagtitiwala ng lubusan. Amen. Pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Diyos. Pinagkatiwala niya ang kinabukasan niya sa Diyos. Ipinagkatiwala niya ang kanyang kakainin sa Diyos, ang kanyang pangangailangan araw-araw, lahat ipinagkatiwala niya sa Diyos, sabi ni San Pablo. Amen? Siya, nung sinulat niya ito, siya'y nakabilanggo, mga kapatid, at sinulatan niya si Timoteo. Kaya sabi niya, kahit ako'y nabilanggo ganito, hindi ko ikinahihiya. Sapagkat, sabi niya, ngunit hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. That's it. Amen? So, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin, yan ang palatandaan na talagang kilala natin ang Panginoon. Unang-una ay tayo masunurin sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban ng ibang tao, hindi sa kalooban ng ating sarili, hindi sa kalooban ng ating mga nalalaman. Hindi doon tayo masunurin, kundi very submissive tayo, very obedient tayo sa kalooban ni God. Yun. At ang lahat-lahat sa ating buhay ay naipagtitiwala natin sa Panginoon. Lahat, mga kapatid, kapag nakikita sa atin yon, yun ang totoong nakakilala sa Diyos. Amen? Nakikilala niya ang Diyos. At masasabing, kaya yung mga nakakilala sa Panginoon, ganito ang sinasabi, noong hindi ko pa kilala si Lord, naku, lagi ako nakasimangot. Noong hindi ko pa kilala si Lord, ang sungit-sungit ko. Noong hindi ko pa kilala si Lord, naku, kung ano yung gusto ko, ginagawa ko. Pag gusto ko magmura, nagmumura ako. Walang makapipigil. Pag gusto ko magalit, nagagalit ako. Walang makakapigil niyan. Pero, nung nakilala ko si Lord, nagkaroon ako ng pagpipigil sa sarili. Nagkaroon ako ng pagtitimpi. Naging mahinahon ako sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Yung mga taong hindi ko mapatawad dati, napapatawad ko na ngayon. Yung hindi ko matanggap ng mga tao, natatanggap ko na ngayon. Kasi nakilala ko na si Lord. Amen? Nakilala ko na si God. Nung hindi ko pa nakikilala ang Diyos, nako,
lahat sinusubukan ko, lahat ng masasarap, ang mahalaga, yung gusto ko ang mangyaring. Amen? Wala akong pakialam kung may nasasaktan ako. O wala akong pakialam doon sa kung ano ang obligasyon ko. Amen? Ang mahalaga sa akin ay yung akin sarili. O, di ba? Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, aba, talagang ang inuuna ko ay ang aking kapwa at iniingatan ko na ang aking Diyos ay sumama ang loob sa akin. Amen? Tingnan nyo, pagkakaiba, di ba? Yun ang mga kadalasang sinasabi ng mga nakakilala na kay Lord. Pero pag hindi pa nakakilala, wala. Amen? Mas kilala nila yung artista. Maliwanag po. Okay. Ano ba yung, itong Diyos na ito, mga kapatid, napakahalagang kilalang kilala natin. Unang, dapat nating makilala sa Diyos sa ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Unang-una, siya po ang lumikha ng lahat. Siya po ang lumikha ng lahat. Sabi sa Colossians chapter 1, verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, at ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tingnan nyo, yun pala eh, no? Yun ang una nating dapat malaman sa Panginoon, makilala natin siya bilang siya po ang lumikha ng lahat. At nilikha daw niya ang lahat para sa Kanya. Ibig sabihin, ikaw kapatid, nakanilay ko ngayon, kasama ka sa nilikha ng Panginoon. Nakikita daw at hindi. Amen? So, lahat ng bagay, nilikha ng Panginoon yung mga planeta, araw, between, lahat ng nakikita na at hindi nakikita, including us, tayo, mga tao, ay nilikha ng Panginoon at nilikha niya lahat yan para sa Kanya. Kung kilala natin ang Panginoon, nauunawaan natin na siya nga ang lumikha ng lahat ng bagay, wala tayong may pagyayabang eh. Wala tayong sasabihin akin. Di ba? Akin ito, akin yan. Bakit? Wala tayong pag-aaring atin. Kasi Kanya lahat yan. Pati ikaw, pati ako, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos at nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen. Kaya ang taong kilala ang Panginoon, bumababa ang kalooban. Bumababa ang kalooban. Kasi alam niyang wala siya may pagmamalaki, kahit yung talino niya, ilikha ng Diyos. Amen. Yung galing niya, likha pa rin ng Panginoon. Ang Diyos lahat ang may kaloob niyan. Siya ang lumika. Ikaw ba makakalikha ng talino? Hindi. Sinilang ka. Madali kang magaling ka sa mathematics, sa maths, sa algebra. O, di ba? O, magaling ka sa physics. O, di ba? Yan eh, hindi ikaw ang lumikha niyan. Ang Diyos ang lumikha ng utak natin. Kaya wala tayong may pagyayabang. Kaya mga tao na hindi kilala ang Panginoon, nako, ipinagyayabang kung ano ang meron siya. Totoo po yan. O, wala sa kanyang isipan na ito ay kaloob ng Panginoon. Wala tayong sariling atin. Lahat yan, pahiram lang ni Lord sa atin. Maging yung ating buhay, nilikha ng Diyos. Pahiram din lang sa atin ng Panginoon. Kaya kung nauunawaan at nakikilala na talaga natin ang Diyos, ang susunod yan, mga kapatid, na ginagawa natin, na sigurado yan, hindi tayo magmamalaki. Instead, hindi rin tayo magdadamot. Bakit? We own nothing. Wala po tayong pag-aaring atin. Amen? Kaya dapat, dahil siya ang may-ari ng lahat, siya ang lumikha ng lahat, gamitin natin para sa Kanya yung lahat ng yan. Para sa ikaluluwalhati niya. Para sa ikalulugod niya. Amen? Kaya pag ipinagdadamot natin ang isang bagay sa mga taong may pangangailangan, mga kapatid, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo pa kilala ang Diyos. Sapagkat ang taong nakakilala sa Diyos, sigurado yan, napaka-generous, napaka-mapagbigay sapagkat alam niya, hindi kanya. At ang ganti naman ng Panginoon kapag kakilala mo ang Panginoon, mga kapatid, ibibless ka lalo ng Panginoon. Lalo na yung mga mapagbigay, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Maliwanag po. Sabi ni Lord dyan yung mga tao, sabi sa Proverbs chapter 11, verses 24 to 25, yung daw taong bukas palad, sapagkat alam nga niya, hindi kanya lahat . Lahat eh hindi kanya, hindi po ang taong nakakakilala sa Panginoon, nawawala yung karamutan, nawawala yung pagiging makasarili sapagkat alam niya, wala siyang pag-aari kahit ano. Amen? Pangalawa ito,
Ang Diyos, siya ang Diyos Ama na may dakilang pag-ibig sa atin. Mahal, bagamat siya ay Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita, pero siya po'y Diyos na mapagmahal. Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Isipin natin, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, inibig niya tayo kahit hindi tayo kauri ng Diyos. Diyos yun eh. Amen? Madaling umibig sa kauri. Pero yung ibigin mo, halimbawa, subukan nyo lang, umibig kayo sa langgam. Iibig ba kayo? No. Pero tayo, ang Diyos ay napakalaki, napakamakapangyarihan, walang hangganan, mga kapatid. Tandaan po natin, minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay nilikha lamang niya na halimbawa, ito lagi kong hindi nawawala sa isipan ko para hindi ako magyabang, hindi ako magmalaki. At makita ko kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat pag ikinukumpara ko yung aking sarili sa mga planeta, araw at bituin, para lamang ako maliit pa sa alabok. Pero minahal ako ng Diyos. Tinubos ako ng dugo ng Panginoong Hesus, ng kanyang bugtong na anak, dahil sa pagmamahal niya sa akin. Amen? At lahat kaya naman, ako, nawawala yung aking takot, nawawala yung pangamba ko. Nawawala yung agam-agam ko, nawawala yung mga kabalisahan ko. Bakit? Tingnan nyo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? O, kung kilala natin ang Panginoon na mahal tayo, iniibig tayo ng lubos at talagang grabe yung pag-ibig niya sa atin, hindi ka dapat natatakot, hindi ka dapat nababalisa. Dapat lagi kang panatag. Bakit? Lagi mong iniisip na may Diyos na nagmamahal sa akin ng lubusan na pati yung kanyang anak ay inialay niya para sa akin, tanda ng kanyang pagmamahal sa akin. Amen? Kaya kung kilala natin ang Diyos, panatag ka lagi at lagi ka nag-i-enjoy sa buhay, lagi ka nakangiti. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, lagi na nakasumangot, laging galit sa mundo. Lagi ang feeling nila nag-iisa. Lagi ang feeling nila ay lagi silang in danger. Di ba? Pero kapag ikaw ay nakilala mong Panginoon na ang nakilala mong Diyos ay isang Diyos na nagmamahal, na sabi nga niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay sa atin, hindi kaya niya ibibigay ang nang masaga. Ibig sabihin, kung ang kanyang anak ay hindi niya ipinagkait sa atin, pinayagan niya na mabayubay sa krus, mamatay doon dahil sa pagmamahal sa atin, para lamang tayo huwag mapunta sa impyerno, para lamang tayo mahugasan ng dugo ni Jesus, para tayo makabalik sa Ama, di ba? Pagdating ng takdang panahon ay makakapiling natin ang Ama sa kanyang kaharian. Sa ganung pagmamahal, kung yung kanyang anak nga daw, hindi niya ipinagkait, ano pa bang ipagkakait sa atin? Yung bang ating mga panggastos, yung ating mga problema ba yan, hindi ba tayo tutulungan? O yung mga kahilingan natin, pangangailangan natin, hindi ba niyan ipagkakaloob? Kaya iba pag nakakilala ka sa Panginoon lagi ang sabi, mahal ako ni Lord, hindi ako pababayaan. Amen? Okay. Eto pa, ha? Sino si God? Ano si God? Sabi dito, si Diyos at Amang nagtutuwid ng kalikuan ng kanyang mga anak. Yan. Ang turing sa atin ay anak. Kaya nga yung panalangin na Ama namin, di ba? Yun ang itinuro ng Panginoong Hesus sa atin. O ganito kayo manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pinatawag tayong Ama kasi yun ang gusto niya. Yung relationship na tayo mga anak. At dahil tayo mga anak, mga kapatid, ayaw niya tayong mapasama, ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Tandaan natin. Kaya ang ginagawa niya, itinutuwid tayo every time na tayo ay nagkakasala. Kaya kapag tayo may nangyayari sa ating pangit, isipin natin, baka itinutuwid lang tayo, hindi tayo nagagalit, hindi, kundi nagpapasalamat, Lord, salamat po, itinutuwid mo ako. Salamat po, alam ko po, may mensahe ka dito.
mayroon kang gusto mong matutunan ko dito sa pangyayaring ito. Kahit medyo nasaktan ako, medyo nahirapan ako, Lord, alam ko, sapagkat ikaw ay aking ama, kaya itinutuwid mo ko. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 7, sabi dito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilanang kayo'y tinatanggap ng Diyos, bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? O, di ba? So, yan ang ating Diyos. Siya po ay ama sa atin na tayo'y dinidisiplina, tayo'y tinuturuan, tayo ay minsan pinapalo para sa gayon matuwid tayo. Amen. At huwag tayong magkaliko-liko ang buhay at kung saan-saan tayo mapapunta. Amen. Kaya lang, yung iba na hindi talaga kilala ang Panginoon na ang Diyos ay isang ama sa atin, nako, reklamo lagi, reklamo, reklamo. Amen. Tapos gagalit pa sa Diyos. Amen. Tapos humihiwalay pa sa Diyos sa halip na magpatuwid sa Diyos, lalo pang inililiko yung buhay. O, di ba? Lalo pang lumalayo sa Diyos. Paano na yan? Ibig sabihin niya, talagang hindi mo kilala si Lord. Hindi mo kilala si God. Siya po ay ating Ama. Amen, na nagmamahal sa atin. Kaya itinutuwid tayo para huwag tayong mapasama. Amen? Okay. So, isa pa, ito, pang-apat, sabi, ang Diyos ay si Diyos na makatarungan. Yan, makatarungan, ha? Tanda natin, ha? Kilala mo na ba si Lord? Siya po ay makatarungan Diyos. Sabi sa Genesis chapter 18, verse 25, makatarungan ang Diyos na hukom ng buong daigdig. Di ba? Tapos sa Hebrews chapter 6, verse 10, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimot ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakikita hanggang ngayon. Ipinakikita at hanggang ngayon ipinakikita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. O, di ba? Ibig sabihin, ano man yung ating ginagawa, huwag ninyong iisipin, basta gumagawa tayo ng mabuti, huwag ninyong iisipin lugi ka. Makatarungan po ang Panginoon. Susuklian niya yan. Amen? At kung tayo man, mga kapatid ko sa Panginoon, may nangyayari sa ating pang-aapi sa atin, o kaya naman ay may mga injustices, yan, di makatarungan nararanasan natin dito sa mundong ito, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong mag-iisip ng kung ano-ano na pinabayaan kayo ng Panginoon. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon, si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Yan, sabi ng Panginoon, itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Yan. Tapos sabi ng Panginoon ito, sabi ng Panginoon, pakinggan niyo mabuti ito. Romans chapter 12 verse 19 to 20. Ito na kung pagkilala niyo ang Panginoon, inamnamin niyo ito. Ang taong kilala si Lord, ito ang magiging reaction niya. Tandaan natin, ha, si Lord ay makatarungan, sabi doon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Tingnan niyo. Kaya kapag ikay nakakilala sa Panginoon, ang Diyos ay makatarungan, hindi ka gaganti. Bakit? Alam mo, darating ang katarungan. Ibibigay niya ang katarungan. Kung inapi ka, ibibigay niya ang katarungan sa iyo. Tandaan po natin, ha? Maaring hindi niya parusahan yung taong yung taong nang api sa iyo. Pero, yung ibabalik sa iyo, yung nawala sa iyo, ang Diyos ang magaganti sa iyo. Bakit? Makatarungan nga siya. Amen? Kaya hindi tayo pinagaganti. Siya ang gaganti. Maliwanag? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 14, verse 14, sabi dito, pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay. Ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. O, tingnan nyo? So, ano yung gawang matuwid? Hindi ka gaganti.
at yun namang taong gumawa ng masama, ang Diyos ang magpaparusa doon. Kaya huwag mong isipin yan. Ang salip, ang gawin natin para lalo tayong pagpalain, sabi ni Lord sa 1 Peter chapter 3 verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, ipanalangin nyo silang pagpalain. Ipanalangin nyo silang pagpalain dahil hinirang kayo ng Panginoon para tumanggap ng pagpapala. O, tingnan nyo mga kapatid. Kaya kapag kilala mo si Lord, hindi. Papaubaya mo kay Lord yan. Sabi mo, Lord, bahala ka na sa kanya. Pagpalain mo siya. Siya man makakilala sa iyo para hindi niya ginagawa yung mga bagay na ganon sa akin. Amen? At tatandaan po natin, sabi ng Panginoon, the prayer of a righteous person is powerful. Ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos o makapangyarihan yung kanyang panalangin, may power yung kanyang panalangin. Kuha niyo po? Kaya huwag kayong gaganti. Bahala si Lord. Amen? At tatandaan po natin, tapat po ang Panginoon. Amen? Okay. Next is ito. Ang Diyos na pinagninilayang Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, mga kanilay, ito. Siya yung Diyos na mapaggantimpala. Mapaggantimpala. Ibig sabihin, ano ba yung gantimpala? Di ba ang gantimpala yung ganting pagpapala? Amen? Ibig sabihin, ginagantihan ka ng pagpapala. Whenever you do something which is pleasing to God, yun, diba? Nakalulugod sa Panginoon. Basta may ginawa kang ganyan. Kalooban ng Panginoon ang ginawa natin, may gantimpala ka dyan. Kaya ituloy mo lang yan. Ano mang ginagawa mong, alam mong mabuti. Alam mong kalugod-lugod sa Panginoon. Kahit pa may kumokontra, kahit pa may mga aayaw, may mga nakangiwi ang uso sa ginagawa mo, basta, sure mo lang, talaga na iyan ay mabuti at kalooban ng Panginoon, tuloy mo lang, gagantimpalaan ka ng Panginoon dyan. Amen? Kahit pa may naririnig ka, alam mo yung mga inggitero talagang hindi makakatiis yan. Amen? Lalo na yung mga nasasapawan mo. Amen. But then, because you know your God, kilala mo ang Diyos mo na siya ay nagagantimpala sa mga gumagawa ng mabuti. Sabi nga dito, mga kapatid, Ephesians chapter 6, verse 8, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Alam natin gagantimpalaan tayo. Kaya diretso lang, huwag kayong hihinto. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi ito, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon kayo mag-aani kung hindi kayo magsasawa. Hindi kayo susuko. Di ba? Sapagkat tandaan natin, ang ating Diyos ay mapaggantimpala. Amen? Okay. Sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao, si Jesus, nakasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng ama ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang lahat ng tao ayon sa kanyang ayon sa ginawa nito, sabi doon. Ano man daw yung ating ginawa, gagantimpalaan ng Panginoon, gagantihan niya. Amen po. Kapag tayo nagpakabuti, sigurado 'yan. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayo dito mag-impok ng kayamanan. Sa langit kayo mag-impok ng kayamanan. Yung bawat ginagawa nating mabuti, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. At yun ang pinakamalaking gagantimpalaan ng Panginoon. Buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen. Tanda natin, itong ating buhay dito, pansamantala lang. Huwag niyong iisipin, forever tayo dito. Iiwan natin itong mundong ito kahit pa ang dami-dami mong ari-arian, wala kang madadala kahit isa. Kahit nga yung katawan mo, hindi mo madadala. Amen. Iiwanan mo yan. Yung kaluluwa mo, magta-travel mag-isa yan sa harapan ng Diyos. At sa harapan ng Diyos, doon tayo gagantihan ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginawa. At ang pinakamalaking ganti o ganting pala sa ating, ganting pagpapala, ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? On the other hand, ang pinaka-worst naman, mga kapatid, na ganti na hindi pagpapala,
ay siyempre ang makasama natin, hindi ang Diyos, kundi ang mga pinarurusahan doon sa impyerno sa pangungunas ni Satanas. Amen? Huwag naman sana, no? Sayang naman yung pagninilay natin. Inabot na nga tayo ng Panginoon, pagbutihin na natin. Lubusin na natin ang pagkakilala sa Panginoon. Amen po. Pakita natin sa gawa na kilala talaga natin si Lord. Okay. Sabi dito, isa pa ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang Diyos ay siya'y Diyos na tapat sa kanyang mga salita. O, basta sinabi ng Panginoon, sabi nga sa Numbers 23:19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mga kuman siya ay ito'y kanyang tutuparin. O, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung tayo kilala natin ang Panginoon, lagi tayo magbabasa ng salita niya. Lagi nating ilalagay sa puso ang kanyang mga salita. Kasi lahat ng sinabi niya, ginagawa niya. Lahat ng pangako niya, tinutupad niya. Kaya dapat haalamin natin yung kanyang mga salita. Pangahawakan natin yan sa ating puso. Para pagdating ng pagkakataon na sa sitwasyon, halimbawa, mga kapatid, sitwasyon na ubusan ka. O, di ba? O kaya naman, of course, ang totoo naman nakakilala sa Panginoon, di na uubusan yan eh. So, sa totoo lang, mga kapatid. O, yung totoong sumusunod talaga, di mauubusan yan. Sabi nga, sa Isaiah chapter 48, pag ikay masunurin eh, verse 18, sabi, doon na ba? Eh, parang ilog ang biyaya sa iyo, nadadaloy ang agos. Ang agos ay parang ang biyaya ay parang agos ng ilog sa river, no? Sa ilog, mga kapatid. And then, yung tagumpay mo raw, sunod-sunod. O, di ba? So, tandaan po natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Sabi nga sa Matthew chapter 24, verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinabi ay tiyak na mananatili. O, di ba? Sabi sa Isaiah chapter 40, verse 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya, basa lang tayo. Ang dami-daming pangako ng Panginoon. Lahat ng sitwasyon natin, mga kapatid, mayroong nakalaan dyan. May corresponding na pangako ang Panginoon dyan. May corresponding na salita ang Panginoon na dapat nating maging gabay, at sigurado yon, magtatagumpay tayo sa buhay. Amen po. Halimbawa, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa. Kaya magpakababa ka. Ang nagpapakababa daw naman ay itataas. Pangako ng Panginoon yan, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kapag tayo, kilalang-kilala natin ang Panginoon, lahat ng kanyang salita, pangahawakan natin. Lahat ng kanyang mga pangako, pangahawakan natin. At sigurado yon, magaganap at magaganap yon. Amen. Hindi po pwedeng hindi. Sapagkat tapat nga sa ang Panginoon sa kanyang sinabi. Amen po? Maliwanag po ba? Ngayon lang eh, itong pakikipag-nilay nyo sa akin, mga kapatid, tandaan po natin, nalulugod po ang Panginoon yan. Nalulugod ang Panginoon yan. At hindi po pwedeng hindi tayo i-bless ng Panginoon. Amen? Kaya, ihandaan nyo na nga yung inyong mga kahilingan sa Panginoon. Ngayon pa lang, tandaan nyo po yan, nakangiti na ang Panginoon sa atin, sigurado yan. Ang Diyos kaya natin ay mapaggantimpala. Di ba? Nag-aralan natin kanina, gagantimpalaan niya yung ating mabubuting gawa. At yung pakikipagnilay na ito, yung ninanamnam natin yung salita niya, mga kapatid, ay ikinalulugod ng Panginoon. Gagantimpalaan ng Panginoon ang ating mabubuting gawa. Amen? Okay. Siya ang Diyos na walang imposible. Tanda natin. Dapat kilalang kilala natin si Lord. Kay Lord, walang imposible. Amen? Sabi sa Jeremiah chapter 32, verse 17, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Tingnan nyo. Nothing is impossible with God. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Tandaan po natin, kahit kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka kinakabahan sa mga pangangailangan mo. Doon sa sitwasyon ng problema mo. Sapagkat walang bagay na mahirap sa Diyos. Kayang-kaya tayong palayain sa ating mga problema.
Yung karamdaman, sakit na yan, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon yan. Tandaan po natin, kung kilala mo siya, magtitiwala ka sa kanya. Di ba yung nasabi ng Panginoon? Sabi ni San Pablo, aba, kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y nakatitiyak na hindi niya pababayaan ang aking mga ipinagkatiwala sa kanya. Kung ang buhay natin, mga kapatid, ay ipinagkatiwala natin sa Diyos, tandaan niyo po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Lalo na ngayong pandemic na ito, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kung kayo po ay nagtitiwala na sa Diyos ay walang imposible, dahil kilalang kilala niyo ang Diyos, sa Kanya'y walang mahirap, oh, hindi kayo matatakot, hindi kayo matataranta, hindi kayo mababalisa. Tapos eh, kilala niyo pa ang Diyos na nagmamahal sa inyo. Oh, paano hindi tayo mapapabuti niyan? Amen? Okay, so, sabi nga sa Jeremiah chapter 32, verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. O, di ba? O, dito, inulit din sa Luke chapter 1, verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. O, pag binasa niyo yung Mark chapter 10, verse 27, tiningnan na sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Nothing is impossible with God. Amen? Kaya hindi dapat namumutawi sa ating labi na ano kaya, ano kaya mga, papaano na kaya ito? Ang mga tao na may pananampalatayang lubos sa Panginoon, na kilalang kilala niya ang kanyang sinasampalatayanan, na sa ang kanyang sinasampalatayan ng Diyos ay walang imposible, hindi na mumutawi yung papaano. Yung salitang papaano, hindi na mumutawi dyan. Ang lagi niyang isipin, God will make a way. Mayroong paraan ng Panginoon. Amen? O, gagawa ng paraan ng Panginoon. Isa pa, wala pong imposible sa kanya at mahal ako ng Diyos. So, gagawa at gagawa ang ng paraan ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, walang imposible sa kanya, kaya kahit yung may karamdaman, paggagalingin ng Panginoon. And ito, ang Diyos na ito, mga kapatid, ay hindi nagbabago. He doesn't change. Amen? Oh, sabi nga sa Psalm 102, verse 27, ngunit nananatili ka't hindi nagbabago. Oh, hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Ibig sabihin, wala siyang katapusan. Malakay chapter 3 verse 6, akong si Yahweh ay hindi nagbabago. Oh, hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today and forever. Hindi siya nagbabago. Kung siya nagpapagaling noon, nagpapagaling pa rin siya ngayon at magpapagaling pa rin bukas. Kung siya naghihimala noon, naghihimala pa rin siya ngayon at maghihimala pa rin bukas. Kung siya nagpapatawad noon, nagpapatawad pa rin siya ngayon at nagpapatawad pa rin bukas. Kung siya nagmamahal noon, nagmamahal pa rin ngayon, magmamahal pa rin bukas. At kung siya ay nagmamalasakit noon, nagmamalasakit pa rin siya ngayon, magmamalasakit pa rin bukas. Amen? Hindi siya nagbabago. Maliwanag po ba, mga kapatid? Nawa, makilala talaga natin ang lubusan. Ipakita natin sa ating pamumuhay, nakilala talaga natin si Lord. Amen? Ang mga kilala si Lord, laging nakangiti, laging positive. Amen? Walang mga nega-nega sa mga anak ng Diyos, sa mga taong nakakilala talaga kay Lord. Maliwanag po. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Oh, sabi sa Jeremiah chapter 15, verse 15, sinabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Oh, ibig sabihin, alam niya, pati puso natin, ito nga, sabi nga niya eh. Hindi ba, sabi sa Mark chapter 10 verse 29 to 30, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang mayang? Gayun man, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. O, di ba? Ganong katindi ang kaalaman ng Panginoon. Wala pong puso natin. Sabi nga sa Psalm 17 verse 3, kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid. Kahit sa gabi, ikaw ay aking, ikaw sa akin ay nagmamasid. Tingnan nyo,
Kitang-kita tayo ng Panginoon. Alam na alam niya nangyayari sa atin. Tandaan natin. Amen? At magtiwala tayo ng lubusan, mga kapatid. Kaya wag, kung kilala natin ang Panginoon, iingatan din natin yung ating mga iniisip eh. Yung ating mga saloobin, yung ating mga binabalak, kasi wala nga nalilingid sa Kanya eh. Amen? At kung tayo may kasalanan, di natin ikinukubli. Bagkos, ikinukumpisal natin yan. Amen? Diba? Inihingi natin ang tawad kay Lord. Diba? Kasi wala nga tayong may lala nga tayo maililihim sa Kanya eh. Alam niya lahat. Maliwanag po? Isa pa ito. Siya ang Diyos na nasa lahat ng dako. Kaya di ka dapat matatakot. Kasama mo si Lord. Diba? Sabi sa Jeremiah chapter 23 verse 23 to 24, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Tingnan nyo mga kapatid, kung kilala natin ang Panginoon, hindi mo sasabihin ikaw'y nag-iisa. Lagi mo sasabihin, pag may nagtanong, sino kasama mo? Sabi, saan lang isasagot mo? Si Lord. Sabi, bakit ka nag-iisa? Hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Lord. Amen? Amen po ba? Kung kasama mo si Lord, kasama mo ang pinakamakapangyarihan. Kasama mo ang pinakang nagmamahal sa iyo. Kasama mo ang pinakang may magagawa sa buhay mo. Kaya panatag ka, hindi ka kinakaba, hindi ka hindi ka natatakot, hindi ka nababalisa. Bakit? Kasama mo nga si Lord, kasama natin dyan. Hindi tayo nag-iisa. Amen, hindi siya malayo, nandyan siya. Maliwanag po. At panghuli, sabi, siya ang Diyos na mabuti. Yan. Tanda natin, wala pong ginagawang masama ang Diyos. Amen? Kaya wala tayong dapat ipagtampo sa Diyos kasi ang Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Sabi ng Panginoon sa Mark chapter 10 verse 18, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Yan. So, ito yung nagpapahiwatig na siya yung Diyos. Amen po? Sabi sa Psalm 111 verse 4, hindi maaalis sa ating gunita. Si Yahweh ay mabuti, mahabaging lubha. Yan. Yung pagiging mahabagin, isa sa karakter ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Tanda natin. Mabuti ang Diyos. Hindi siya magpaplano ng masama sa atin. May plano ang Diyos sa atin kung tayo magtitiwala sa Kanya. Mabuti ang mangyayari sa atin. Kaya tayo napapasama kasi kulang tayo sa tiwala. Ang akala nga natin, mga kapatid, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Kung tayo, kung kilala lang natin ang Panginoon, sigurado tayo mapapabuti kasapagkat lahat ng ikabubuti natin, gagawin ng Diyos sa atin kung tayo lamang nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Kasi nga, katulad ng ating sinabi kanina, sinabi ni Lord, yung mga sumusunod sa Kanya, yun ang totoong nakakakilala sa Kanya. At yung mga nagtitiwala sa Kanya, yun ang totoong nakakakilala sa Kanya. Kuha niyo po. Amen? Okay. Panghuli ito. Siya ang Diyos na banal. Banal po siya. Sabi doon sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan, akong iyong Diyos ay banal. So, kung kilala natin ang Panginoon, susundin natin yung kanyang sinasabi. Ano yun? Aba, hindi natin kinahihiya yung magpakabanal. Hindi natin binabaliwala yung magpakabanal. Instead, ay atin pong siniseryoso yung magpakabanal. Ibig sabihin, yung maging masunurin. Maging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng pagpapakabanal, yung sinusunod mo lagi ang Panginoon. Amen po. Okay, mga kapatid, kilala nyo na ba talaga si Lord? Dapat nakikita sa ating pamumuhay na talagang kilala natin si Lord. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, handaan nyo rin tubig nyo, may panalangin natin mamaya yan. Amen? At sa mga sandaling ito, tayo lalapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mabalisa. Instead, tayo po'y lalapit ng buong pagpapakumbaba sa Kanya at hihilingin na ang Panginoon ay kumilos sa buhay natin. Amen? Pumanatag kayo. Kapayapaan ang hatid sa atin ng Panginoon. Amen.
pumanatag tayo at idulog sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos, di ba? Kung di ba naman ang mabuti ang Diyos, bakit binibigyan niya lagi ako ng lakas para makapaghayag nito? Binibigyan niya ako ng karunungan para ma-share ko sa inyo ang Word of God para naman kayo ay totoong makakilala sa Panginoon. Amen? Yung hindi lang ako ang nakakilala, kundi lahat tayo makakilala para ma-enjoy natin yung buhay, para maranasan natin yung biyaya, mga himala ng Panginoon, na mapatunayan natin, with God nothing is impossible. Anong pinagdaraanan mo, kapatid? Hirap na hirap ka na ba? Meron ka bang problema? May kaaway ka? Kalimutan mo yun. Patawarin mo. Tawarin mo. Si Lord ang makakakilos dyan. Kaya niyang hipuin ang taong iyon. Kaya niyang baguhin ang taong iyon. Sino tumatakot sa iyo? Magtiwala ka sa Panginoon. Tiwala tayo. Tapat ang Panginoon. Mahal na mahal tayo at hindi niya tayo pababayaan. Hingi tayo ng tawad sa Kanya sa mga sandaling hindi kalooban niya ang ating ginawa. Father God, sa ngalan po ng iyonak na si Jesus, dalangin ko po, Panginoon, kaming lahat ay patawarin mo sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa mga padalos-dalos namin, na pagdidesisyon, pagsasalita, pag-iisip. Lord, patawad po, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Sa aming mga pagdududa, sa aming mga pag-aalinlangan, na minsan mas nagtiwala pa kami sa tao kaysa sa iyo. Panginoon, patawad sa mga sandaling ikinahihiya ka namin. Panginoon, at mas pinapahalagahan pa namin ang mga kaibigan namin kaysa sa iyo. Hindi nga nga namin tunay na kilala. Ngunit sa mga sandaling ito, Lord, narito kami. Nagmamakawat ng susumamo. Tulungan mo po kami. Ama, dalangin ko po, Lord, bilang lingkod mo at bilang tagapagpahayag mo ng iyong mga salita. Lahat ang may karamdaman ngayon, abutin mo po, Panginoon. Abutin mo lahat sila ng iyong biyaya, ng iyong pagpapagaling. Ano man ang karamdaman nila, sa ulo, sa mata, sa tenga, sa bibig. Yung mga may dinapuan ng COVID, Panginoon. Lahat sila, abutin mo po, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Sa inyo po'y madali ang lahat ng bagay. Dalangin ko po, Panginoon, saan man sila nagkaroon ng karamdaman sa amang bahagi ng kanilang katawan, idampi mo po ang iyong papagpala at mapaghimalang kamay, mapagpagaling ng kamay. At pagalingin sila sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, gumawa ka po ng himala sa kanila upang manaliglado sila na sa iyo po ay walang imposible, wala sa iyo mahirap. At mahal na mahal mo kami, mahal na mahal mo kami, Panginoon, at mabuti lagi ang plano mo sa buhay namin. Sa ngalan ni Jesus, yung mga problema nila, Lord, problema namin, pinagkakatiwala po namin sa iyo, tinaangkin po namin sa mga sandaling ito. Gagawa ka rin ng himala sa mga problema namin, sa aming mga pasanin, sa aming mga pinagdaraanan, sapagkat sa iyo ngayon walang imposible. Panginoon, yung mga pangangailangan ng bawat isa, material man yan, financial man yan, whatever man, Lord, you are a God of miracles. Panginoon, nothing is impossible with you. Please touch their lives. Bless them, Panginoon, pagkaloob ang kanilang pangangailangan, solusyon sa kanilang mga problema, in the name of Jesus. At dalangin ko rin, Panginoon, lahat ng tubig na inihanda ng aking mga kapatid, Lord, gamitin mo pong instrumento to. Basbasan mo po ito, daluyan ang iyong kapangyarihan. Gamitin mong instrumento, Panginoon, ng iyong pagpapagaling, pagpapaginawa, pagpapasigla, pagpapalakas, pagpapalusog, Panginoon. Lord, sa iyo po walang imposible. Tinaangkin po namin, ito'y nagaganap sa mga sandaling ito, lahat ang aming panalangin. Dahil ikaw'y mabuti, ikaw'y dakila, ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong imposible sa iyo. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin, Panginoon. Inaangkin na po namin ito, Lord, na ito'y naganap na sa ngalan ng iyong anak na si Jesus.
Amen at amen at amen. Marami pong salamat, Ama. Kay buti-buti mo, sasambahin ka namin at lagi't pupurihin, paglilingkuran habang kami nabubuhay. Salamat, Lord, for your love. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Mga kapatid, okay, tayo po'y pumanatag, tayo magtiwala na ang Panginoon tapat sa kanyang mga pangako. Ngiti na po kayo, mga kapatid. Ngiti kayo at magtiwala tayo. At inulit ko po, mga kapatid, hiling sa atin ni Lord, share niyo po yung video na ito. Doon, lalo na doon sa mga hindi pa nga talagang nakakakilala ng lubusan sa Panginoon. Share niyo yan. At ibibless po kayo ng Panginoon. At subscribe po kayo sa YouTube channel natin. Amen po. Sino mga abutin ito na hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel natin? Brother Ding Alban. BRO.DingAlban. Yan. Amen? Okay. So, mga kapatid, till next time, tayo magkita-kita uli. God bless us all, mga kapatid. Thank you for being with me sa pagninilay nito. God bless po.